may comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? What an President Marcos contribute that will be significant and symbolic to Region 12, especially to the City of Champion General Santos City. Yung What can President Marcos contribute that will be significant and symbolic to Region 12, especially to the City of Champion General Santos City? Ah, marami tayong pinaplano at dahil nga ay ang problema lamang ay dumadaan tayo ngayon dito sa crisis ng El Nino, kaya 'yun na muna inintindi natin. Ngunit ay maliwanag na yung development. Maganda kasi na ang takbo ng Jensen, ang development ng Jensen. Basta ang gagawin ng national government ay patuloy ang pag-develop ng infrastruktura doon sa Build Better More na aming ginagawa. Dahil yan naman, pagka nabuksan natin lahat ng mga iba't ibang lugar, maliwanag na gaganda ang economic situation doon sa mga lugar na yan. Kaya yun ang tuloy-tuloy lang naman. Kasama sa plano yan, kasama sa plano ng buong bansa, ng buong Pilipinas, so social development plan na yung infrastructure. Dito lalo na, dahil marami na kayong magandang infrastruktura, ay pagagandahin pa natin para talaga mararamdaman na dadami at mas magkaroon ng trabaho at mas malaki ang kinikita. At kasama na rin dyan, syempre, yung ating mga magsasaka, ating mga mangingisda. Dahil sa ngayon, nahihirapan sila. Ngunit, ang long-term na plano dyan ay talagang tulungan sila para sa pagbigay ng binhi, pagbigay ng ayuda, pagbigay ng pataba, lahat at pati na yung mga makinarya para sa processing na hindi lamang bigas, kundi mais, kundi lahat, pati na lahat ng yung mga cold storage. Marami naman kayong cold storage dito dahil masigla ang fishing industry dito. Kaya yun, ang tinatawag dyan is we invest in success. Napaka-successful na ng ginagawa ng Jensen. Kaya doon kami maglalagay ng investment ng galing sa national government. Thank you, sir. Daniel Pawin Jr. Good morning. President, sorry, I have to kneel down. President, last week, yung French Navy, nagpahayag sila ng intention na magkaroon or exclusive na bilateral exercise with Philippines. Ano pong reaksyon nyo and favor po ba kayo na gawin ito sa West Philippine Sea? Well, syempre, at nandyan naman talaga ang ating yun ang area na binabantayan natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa. Kahit na hindi, na, yung iba nga ay nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong sa atin. At kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila. Hanggang hindi lamang sa salita, kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan. Dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan. Lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable, may stability ang West Philippine Sea. Thank you. Thank you, Mr. President. Charito at Sagay. Sagay po. Yeah. Sagay po. Ayan, nabigat, Mr. President. Do you have a comment on former Senator Trillanes' claim of brewing a destabilization from PNP ranks? And then, do you see a need for loyalty check po? I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumuliti ka ang mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record ng mga ano. Ang ano ko naman,
kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Thank you. Okay, Gabby, napisalat. Mr. President, yung nakaraang May 1, yung araw ng manggagawa, kasi naglilibot ho kami sa Kadiwa Center kasi naglabasan na may 20 kilos ang bigas. Pero walang nakita namin na 20 kilos, kundi 50 kilos. Bakit ano lang yan? Walang nakita namin 20 kilos, kundi 50 kilos ang nakita namin sa Kadiwa Center. Anong nangyari, Mr. President? Hindi ko alam yan. Dahil ang Kadiwa, pinagbibili natin, sinek ko nga eh. Ang binibenta natin na bigas is 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Oo. Hindi, kasi Kadiwa 29 pesos ang presyo namin. Oo. Thank you, sir. PIA, Kathy? Hello. Good morning. Yes. Oo nga. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oh, kaya wala, hindi ko biya, walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O, yan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang, dun siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Okay, thank you, Mr. President. Okay. Thank you.